Hey guys, welcome back dito sa channel natin. Today, meron na naman tayong bagong platform na i-review dito ngayon. And ang pangalan nito ay Forever Burn. So dito is marami tayong magagandang features katulad ng burning dito. Actually, sobrang ganda ng kanilang burning dito guys. So that's why kailangan natin i-check ang platform na to. So ang pangalan nga nito guys ay Forever Burn. And ang link nito ay nasa description natin. By the way, meron nga silang upcoming na pre-sale na mangyayari. That is October 27 guys, 6 p.m. GMT. So that is Thursday 2 a.m. in the morning. So early in the morning guys, is meron silang bentahan or pre-sale nga na mangyayari dito. So ano nga ba yung maganda dito sa Forever Burn? So tara at silipin natin to guys. So kanina is chineck ko na to and sobrang ganda. Actually naka-KYC sila and naka-audit na din guys itong kanilang project. Ang isa sa pinakamagandang feature dito guys is maganda yung kanilang burning. So mamaya titignan natin to in details talaga dito sa kanilang white paper. So ito yung sabi nila dito guys, Forever Burn. So new burn system, a forever burning Web 3.0 ecosystem. Kasi nga meron tayong dalawang klaseng burning dito. Ang first na burning dito guys ay meron tayong active and passive na burning. So we will discuss about it later. So understanding the internal flame and the shrinking of the circulation system, we are introducing a new innovative feature to the Binance Smart Chain ecosystem. The Super Burn acts like deflationary mechanism built within the contract that burns through the pooled token to raise the floor price and market cap on every buy and sell transaction through the blockchain and during specific burn events. So ito yung isa sa pinakamaganda talaga dito guys, is consistent yung burning nila dito. And yung gagamitin nila is yung pooled tokens and even yung mga transactions dito guys. 50% ng mga buy and sell transactions dito ay i-burn nila. So sobrang laki actually ng kanilang burning dito. So the burning mechanism is not a rebase as it will leave the total supply in your supply as a holder intact and only burn through the pooled tokens. So ano nga ba yung burning guys? So sa mga di nakakaalam yung burning, pag nag-burn sila ng token, is yung token na yun is mawawala na yun siya forever sa circulation. Meaning bababa yung supply pero tataas yung price ng market or ng token dito. So ito yung isa sa pinakamaganda dito guys. So meaning tataas yung demand and bababa yung supply. So ang effect nun is tataas yung price market niya. So meron tayong tax and token tokenomics dito. So per transaction nga dito guys is meron tayong 9% distributed as follows. 4% is mababurn every transaction will remove tokens from the circulating supply. 2% is mapupunta sa liquidity pool, 2% sa marketing, and 1% naman is sa team. So this is good kasi nga 1% na yung mapupunta sa team. Actually, sobrang laki din to. And di katulad ng ibang mga games or mga platform na nakita natin na sobrang laki na kinukuha talaga ng team. Dito is 1% lang and this is very good. Pero always remember this guys, maging responsible pa rin tayo kahit maganda yung project na tinitignan natin. Always do your own research pa rin palagi and invest only what you can afford to lose. So balikan natin to. So the total supply is capped at 1 million tokens lang. So meaning mas mataas to guys or malaki yung kanilang price per token dito. Distributed as follows. So 66% as a total supply is locked for 100 years for MC inflation. So that is 3 months, sobra 3 months to guys. And 16% allocated for pre-sale, 10% for allocated for treasury and exchanges strategic partners and staking rewards. 8% naman is allocated for the liquidity pool naman. So ito yung roadmap nila guys. Actually they started Q3 pa 2022, last quarter they started. So andito naman yung mga mangyayari and magiging updates nila regarding to their platform. So meron nga silang high APY reward dito na system for NFT holders. So dito is meron din tayong NFT dito na pag i-stake natin to is kikita rin tayo dito ng malaki. So mamaya titignan din natin yan siya sa kanilang white paper. So integrating NFTs into the ecosystem to build a new standard for staking rewards based on the rarity and the collectible stake. So the higher the rarity, mas mataas yung APY percentage na reward na makukuha natin. Tapos ito naman yung sample nila na animal dito or NFT. So isa nga tong sun and fire na foxes. So makikita nyo dito yung sample niya.
And by the way, meron lang pala tayong 1,000 guys na available na NFT dito. So that's why magpapaunahan talaga yung 1,000. So mamaya titignan din natin yan siya. And then andito naman yung kanilang team din. So makikita nyo dito. And yung kanilang mga partners dito guys is malalaki din. Makikita nyo. And then yung media naman nila is andito rin. Or meaning kung saan nga ba din na-publish itong kanilang website. Then nandito guys ang kanilang social. So puntahan nyo na lang sila dito para masundan nyo yung mga ginagawa nila, of course, para hindi kayo mahuli lalo na sa mga upcoming nila ng mga events. So puntahan natin guys yung kanilang white paper. So dito sa white paper nila, ito yung sabi ko sa inyo kanina guys, na meron tayong dalawang klaseng burn dito. So burns will be split between active burn and passive burn. So ano nga ba itong active burn? Active burn is manually burn supply from liquidity pool to raise the floor by 20 to 50%. So di sila natakot na mawalan syempre ng pera dito para mag-inkis lang yung price mismo ng kanilang mga tokens. So this is good for us kasi nga even tayo kahit mga small investors tayo guys is possible na tataas up to 10 times yung ating kikitain dito or pag-i-increase lang ng token value. So passive burn, ito yung second dito. On every transaction, 50% of the tokens from fees are burnt naman. So ito yung passive nila dito na automatic na to siya guys, meaning wala na tayong gagawin. Then yung mga other utilities na mangyayari dito guys is yung NFT staking, tapos yung staking mismo ng kanilang token, and then magkakaroon din sila mismo dito ng kanilang wallet. Then yung pangalan ng kanilang token is Forever Burn or F-Burn. So, di pa siya available guys dito sa Pucoin. Wala pa siyang price or wala pa siyang price dito sa liquidity. Kasi nga, sa 27th pa mag-start to. So, huwag kayong magpapahuli guys kasi nga malapit na din to. So, ito yung sabi na dito guys, what makes us special? So, isa sa pinaka maganda na function talaga dito guys or feature dito is yung kanilang burning talaga. So, ang tawag nila dito sa kanilang utility na to ay super burn. Kasi nga, when the super burn is called, the price floor rises by a controlled 30 to 50%. So, meaning kung meron kang $100 na ininvest dito guys, so magiging 150 yan siya. So, depende pa rin guys sa value ng token nila at sa dami ng mga tao na pumapasok. So, ito yung isa sa pinakamagandang function dito, yung super burn talaga nila. So furthermore, every transaction has an automatic burn function, sending half of the tokens used for the transaction fee and send nga siya guys sa transaction or sa dead na address nga for further shrinking the supply and raising the price. So meron nga silang intro video and nilagay nga natin to guys sa video natin. So understanding the project. Andito yung kanilang contract address sa kanilang white paper and ilalagay ko naman din to guys sa description natin para di kayo mawala at di nyo mabili yung mga scams na mga tokens. So andito rin BSC scan nila. And audited nga sila guys ng Solidity Audit Portfolio. So kung i-click natin to, mapupunta tayo sa website mismo and andito yan siya guys, Forever Burn. So as you can see here, click natin to and then mapupunta tayo dito mismo guys sa kanilang contract or kanilang PDF. So ito yung kanilang audit dito and goods naman din guys yung result ng kanilang audit. Meron lang tayong minor dito at major dito. So mas mabuting tignan nyo to guys yung kanilang mga audits dito and syempre yung kanilang KYC. Kasi nga naka-KYC din sila. Titingnan nyo dito sa kanilang KYC. So naka-KYC din sila dito sa IDO Pre-Sales guys. So ito yung website nila and naka-KYC nga sila dito. And nakapass nga sila guys sa KYC verification. So as you can see here. Pero guys, always remember this, that doesn't mean na magiging okay talaga ang isang platform pag naka-KYC at audited sila. So that's why maging responsible pa rin tayo sa mga ini-invest natin. And kung mag-i-invest man kayo, always invest what you can afford to lose lang din palagi. So ito yung mga samples nila guys sa kanilang passive burn. So if an investor purchases 1,000 tokens at $1 each token, then 40 tokens are automatically burned. Then the investor decides to sell his tokens, another 40 tokens are automatically burned naman din. So ito yung mga nababurn dito
kada 1,000 tokens na nabibili natin. So what does this mean for the price in chart? So if these two were only transactions that occurred, then the floor price is now automatically raised to 1.08 for the next investor. So isipin nyo guys, sa 1,000, sa $1 na pagbili natin, so mag-i-increase siya sa ikaw pa lang yung bumili, so mag-i-increase siyang $0.08 naman. So actually sobrang laki na din yan. So dito tayo sa active burn. So dito sa active burn, so makita nyo, the active burn are manual burns within the contract that get activated when the time is right by the decision of the CEO and team members. When activated, the next buy back by the team will trigger 30 to 50% upward price movement by sending a bigger number of tokens out of the circulating supply and straight to burn address. So ito nga yung dead na address, and connecting them to the next buy. So actually sobrang ganda nito. So wala pa tayong mga schedules dito sa active burn, kasi nga yung active burn daw nila is nagdedepende pa rin guys sa mga nangyayari sa market. So in summary nga daw dito, when activated, the next buys or buybacks will create a 10x impact on the chart. So instead of growing by 1% for 1BNB buy, it will grow by 10% for the same 1BNB buy, creating a green FOMO chart naman. So andito lahat guys, actually di ko na isa-isahin to kanilang white paper dito. Mas mabuting tignan nyo na lang dito guys yung kanilang white paper para nga masundan nyo sila dito. Yung titignan na lang natin din dito guys is itong mga NFT nila, na meron tayong 1,000 na limited edition nga dito na NFT. And meron tayong prices dito ng NFT naman. Yung start nila na sale guys is 0 to 400. Ang price niya is 0.3 BNB naman. And then kung naubos na tong first na 400, is magsa-start ulit tayo dito sa 400 to 700. Ang price is 0.5 BNB. Tapos yung last 700 to 1,000 na NFT guys is 0.7. So meaning magpapaunahan na lang talaga tayo dito guys na makakuha ng 1,000 NFT dito. Kasi nga mauubos to or limited nga lang yung supply nila dito. So dito naman din guys sa staking natin is wala tayong lock dito na contract. Pero guys, the longer we stake our NFT or yung ating mga tokens dito, mas mataas yung ating makukuha dito. Makikita natin dito sa lock staking, pag 14 days nakalock yung ating NFT is meron tayong 120% increase rewards naman. So this is good. Pero meron naman tayo guys penalty pag in-unstake natin pag di tayo umabot ng 14 days. Kikita pa rin tayo pero malaki yung kanyang transaction fee dito or ating tax fee. So 30 days is 150, 60 days is 200, 90 days is 250% increase rewards. So the longer we hold, mas malaki yung possible nakikitain natin dito. So meron tayong unstaking penalty na sinabi ko sa inyo kanina, na meron tayong 80% nga dito na percentage of penalty. So meaning, kung nag-invest ka ng 1,000 token tapos yung kinita natin ay 100 token, ang mangyayari ay instead 1,100 yung matatanggap natin is 1,020 na lang, kasi nga 80 of that token is mababawas as penalty fee. So yung mga tokens na yun ay mababurn din guys. So soon is meron silang mangyayaring wallet din dito. For now, wala pa nga silang wallets dito. And then meron tayong mga taxes dito guys. And then tokenomics, roadmap nila, paano nga ba bumili, paano nga ba mag-mint. And then yung teams nila is andito rin, partners nila is andito naman din lahat. And of course, andito rin sa kanilang white paper yung kanilang social media na website. So guys, kung gusto nyong puntahan to, puntahan nyo na lang sila dito sa kanilang website para masundan nyo yung mga ginagawa nila dito. So try nyo na lang tignan din to kasi nga napakaganda din ng kanilang features dito sa kanilang platform. So guys, yun lang yung review natin regarding dito sa Forever Burn. Kung gusto nyo mag-invest dito, always do your own research pa rin palagi and invest only what you can afford to lose. So yun lang, and see you guys sa ating next na video.